Ako si Sly Domine, alkalde ng Kada Craft Season 2, na nagbibigay alam sa inyong lahat na tayo ay nasa kaligitnaan ng umuusbong na digmaan. Ang alitan sa pagitan ni na MC Hero at Bibuyog ukol sa kanilang nasasakupan na lupain. Ito po ang kasulatan na nagbibigay alam na bukod sa walang kinalaman ng alkalde sa lahat ng mga ito, ang dalaway dapat magkasundo sa kanilang lupain na nasasakupan at magsumite ng titulo sa akin at akin namang pipirmahan upang magkaroon na ng katahimikan dito sa ating mga lupain. Ito ay ginawa upang mabawasan ang pinsala sa mga karatig na lupain. Iyon lamang po at maraming salamat. So ito na yung shop natin mga kabargada, tapos na siya. Asan yung conduit? Ba't ang hina nung conduit power? Di ko makita yung aking shop. Ayan, ayan yung shop natin mga kabargada. Tingnan nyo naman, nakalubog na drown mga kabargada. Tapos may hawak-hawak siya na wool block, kung nakikita nyo naman. Nagsisignify yan na tayo ay nagbebenta ng wool. So dito yung entrance sa may kamay niya, sa tigkabilang kamay niya mga kabarkada. At ito ang ating wool shop. So, diba? Napakasimple lang mga kabarkada pero sobrang ganda. At ni-utilize ko yung tubig mga kabarkada. Hindi ko na tinanggal yung tubig. Di na ako gumamit ng sand or ng sponge. Nakalimutan ko magbayad kay Avery ng sponge. Nako, delay na ako ng 3 transactions. Magubayad daw kay Avery ng ano. Yan yung tactics ni Avery. Hindi niya papaalala sa iyo na direnta yung sponge niya. Kailangan ko na ibalik kay Avery yung sponge niya. Pero ito nga mga kabarkada, ito na yung mga wool natin. Wala pang laman yan. Meron pa lang tayong laman sa may white wool. Itong white wool na doon. Ba tayo mabuksan ng white wool? Ano nangyari? Nawalan ako yung internet? Nawalan ako ng internet. Okay, bumalik na yung internet. Pero yun yung mga kabarkada, puti pa lang na wool yung meron tayo dito. Ilan ba yung stock na meron ako dito? Meron akong 9 and 10, 11, 12. So meron akong 12 stocks ng white wool. Dahil maraming white wool nung umpisa bago pa tayo maglagay ng mga colors doon ay puro white na ship sila. So 1 diamond per stock. Dahil early game pa naman tayo mga kabarkada. Kapag nag late game na tayo, yung medyo marami na may mga farms dito. Siguro tataasan na natin yung mga value niya. Siguro gagawin na lang natin siyang 3 stocks per. Siguro bababaan na natin yung value niya kapag marami na tayong shop dito or marami na mga items yung kada craft members natin dito. Siguro gagawin ko siyang 3 stacks per diamond kapag lahat na meron ng mga sheep farm. Siguro, depende. Pero yun yung mga kabarkada, ito yung ating shop. Ayan o, drown shop. Actually, nalulupitan ako dito sa design na to. Requested nga pala nito ni Ate Mo Jane. Nawala na naman ako ng internet. Very nice. So andito pala si Jay-Z mga kabarkada, gumagawa ata siya ng shop niya. So next time na natin yan tignan pag tapos na si Jay-Z gawin niya. Pero may bagong shop dito. So shop to ni Street, at ang binibenta dito ni Street ay leather na 16-for-1 diamonds. Ano to, ginto? Grabe naman yung bili tayo ng tatlo. So may ganun eh, bili tayo ng tatlo eh. Sige, oh, ayan na Street, bumili na ako Street. Kaya ako bumili ng leather mga kabarkada dahil matagal mag-produce ng leather. Kung nakikita nyo, naubos na lahat ng cow ko dito. Tingnan nyo, oh, diba? Lagi sila nakakawala kapag meron na formulate na ganitong snow. Tingnan mo, nagsilabasa na sila. Napakagagaling nyo talaga eh, no? Ang gagaling nyo talaga eh, diba? Ang lulupit nyo. Subala na kayo dyan, di ko na kayo hahanapin. Ang kukulit ng mga cow na to, lagi silang umaalis, naubos na yung mga cow ko dito. So ang gagawin ko ngayon mga kabarkada, mag-enchant tayo ng libro. Dahil kung nakikita nyo dyan sa aking hotbar or sa aking toolbar ay meron akong 81 levels mga kabarkada. At nanggaling yung levels na yan mga kabarkada sa kaka-refer ko dito sa may automatic furnace natin dito. Kasi itong automatic furnace natin mga kabarkada, nakakapag-refer din to ng ating mga items. So kung nakikita nyo, may mending to lahat. So yan lang yung meron sa ano ko, sa armor ko, mending lang. Kasi mending lang yung pwede kong mabili dito kasi ito lang naman yung villager na meron ako. Asan si Mending? Asan si Boy Mending? Ito ata si Boy Mending. Namatay ba si Boy Mending? Ito totoo. Ito si Boy Mending. So journeyman na yung level nito. Level 3 na siya mga kabarkada at puro mending lang yung binibili ko sa kanya at na-mending ko na lahat ng items ko. At kapag kinuha nyo itong mga kabarkada, itong die na to, magpapa-level yan at the same time i-re-repair yung mga items natin. So kapag kinuha ko yung die na yon, 81 tayo ngayon. Anong level na yung susunod? 82. Okay, mataas na rin yon kasi syempre mataas na rin yung kailangan na XP para makapagpa-level cap. At syempre na-repair na rin yung mga armor natin dito dahil dun sa ginawa natin na yon.
At ang gagawin natin ngayon, kaya ako bumili ng leather, ay gagawa tayo ng book. At gagawa pa tayo ng book. Okay, pwede na tayong gumawa ng level 30. So, pwede tayong gumawa ng bookshelf. Ilang bookshelf ba pwede natin gawin? Actually, pwede naman ako bumili sa library ng bookshelf. Pero mas pinili ko na lang na ganito. Mas madali na lang ganito kaysa bumili pa tayo. So, ilalagay natin yan dito. At level 30 na dapat to. Tama ba ako? Level 30 na ba to? Level 28, kulang pa ng isa. At ang gagawin natin ngayon, kukuha ko ng lapis lazuli. Asa yung lapis lazuli? Oy, sino nagpuslit? Gulat ka, no? Ayos, ha? May pagganito. Sino naglagay nito? Si Ken na naman to, eh, no? Ibaban ko na nga si Ken dito sa lugar na to, ha? Kung ano... Tingnan mo, nilagay niya lahat ng... Nilagyan ng glaze, pero ako ito lahat ng chest ko. Diyos may, ano ba naman to? So, mag-enchant tayo ngayon. Lalagyan na natin itong book na to. Bibigyan niya tayo na Unbreaking 3. Unbreaking 3, napakalupit. Thank you very much. Maraming, oy, Blast Protection 3, Silk Touch, Knockback 2. Sige, enchant natin lahat ng pwede nating enchant. Okay, pwede na rin yan. Basta mamaya malalaman natin kung ano yung mga libro na yan. Knockback 2, Knockback... Ang gaganda ng mga binibigay sa atin, ha? So, napakaganda talaga. Sobrang ganda. Aqua Affinity, Blast Protection 3, Riptide. Uy, may Riptide. Good, good. Eto na naman, Riptide na naman. Puro Riptide yung nakuha ko. Napakagaling. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko, pre. Yan yung gusto ko. Dat pala, hindi na ako bumili ng Feather Falling, eh. Bumili pa ako ng Feather Falling, eh. Sharpness 3, Infinity 1. So, pwede tayong gumawa ng Sharpness 4. Asan na yung ano ko dito? Teka, magkapa-level muna ako bago tayo mag-combine-combine. At Feather Falling 4. Okay, so, doble-doble na yung mga nakuha kong libro. At tatanggalin ko na iba dito. Itong Glaze Terracotta, mamaya papasabugin ko yan. Okay, sa chest plate, ang ilalagay natin dito ay Blast Protection 4. Meron akong 4 dito, eh. Ito, Blast Protection 4. Okay, meron na tayong Blast Protection 4. Siguro ilalagay ko na rin yung unbreaking dito sa may chest plate. Ayan, o, diba? Unbreaking. Ano pa pwede natin ilagay dito? May thorns ako nakita ito. Thorns. Kaso, sa efficiency na lang to. Sige. Yung helmet, lagyan na natin siya ng respiration 3. Okay na rin ako dyan. May aqua affinity ako dito, ah, diba? Asan na yung aqua affinity na yun? Dito naman sa leggings, lagyan natin siya ng blast protection 3. Ano pa ba ano dito mawawala? Wala. Blast protection 3 lang. Alam ko, meron pa ako isa pang blast protection 3 dito. Okay? Meron na tayong blast protection 4. Kailangan ko ng levels. Teka, kukuha tayo dito sa baba. Pag kinuha natin to, ilan levels sa ilan ba to? Zero levels tayo, so ilan na makukuha natin dito? 18 levels! Itong automatic furnace farm natin, napakalupit yun mga kabarkado. Okay, ano pang kailangan natin? So, meron tayong trident dito sa ano natin, sa chest natin. Lalagyan natin siya na Riptide 3. So, lagyan natin na Riptide 3 yan. Pag tinry ba natin, ito try nga natin. Riptide 3, let's go. Kahit wala, hindi, lalagyan ko muna yung armor ko. Baka mamatay ako. Hindi pwede mamatay. So, subukan natin to. Riptide. Whee! Tayo sabay-saba. Wee! Makakapag-travel na ako ng mas mabilis. No! Tatama pa ako sa kung saan-saan. Ayun, oh. 1, 2, 3. Ba't ang bagal nangyari? Sabay-saba. Wee! Yeah! Di ba napang tamang headspin lang. Parang nagbabag yung Riptide ngayon. Parang ang weird niya. O, tinga mo. Ang weird niya mag-ano ngayon, oh. Nag-i-stop-stop yung animation niya. Dapat dire-diretso yung animation niya. Ayun, oh. Nag-i-stop-stop. Yeah, kapag travel na ako naman sa BS. Jay-Z! Dadaan ako kay Jay-Z. Jay-Z! Whee! 3 points! Oh my goodness, napakataas! No! Buti may feather falling tayo. Andito sila B. Anong ginagawa nila B dito? Ito si B. Anong ginagawa mo dito, B? Si B naglilibot ng walang armor. Wala nga ring skin. Tingnan mo, naka-steve pa siya. Tingnan mo yung ginagawa nito. Pag pinana ko, ba't umamatay ito? Ginagawa nito, kakagulat naman ito. Bigla-bigla lumalabas dito si Bibuyog kung ano nang ginagawa niya. Hindi ka nakakatulog na nakakabayo. Hindi gumagana yon. Yung ginagawa niya, animal cruelty, pinapatay niya yung lama. Tingnan mo, pinapatay niya yung shit. Pinapatay yung mga tupa ko. Pinapatay niya yung mga tupa ko. Anong ginagawa mo? Okay, tapos na akong mag-AFK. So, andito lang ang mga kabarkada, nag-AFK ako dito. Wala pa akong design na nagagawa dito. Literal na sheep farm pa lang siya mga kabarkada. Pero meron na tayo dito. Ilang stack yung nadagdag dito? Alam ko meron na akong 1 stack dito ng cyan wool. Kasi hindi ko naman naubos yung wool nung nakaraan. Kasi masyadong marami yung nakraft ko. So, siguro mga 3 stack siguro yung mga nadagdag dito. So, kunin natin lahat ng 64. Okay, 2 stacks lang yung nadagdag. So, sa lahat ng mga sheep farm natin dito, nadagdagan siya ng 2 stacks. Ito, 3 stacks yung nadagdag. Bakit iba-iba yung kinalabasan nito? Yung iba, 3 stacks.
stacks yung iba, 2 stacks, mas mabilis yung iba. Bakit ganun? Okay, marami tayong mapoproduce ngayon, so kailangan natin ilagay sa ender chest lahat to. Marami na nagre-request mga kabarkada na magbenta na daw ako ng maayos kasi hindi ko pa daw nilalagyan ng mga items yung mga wool ko doon. White pa lang ang available. Syempre dadagdagan na natin siya ngayon, kaya nga kinukuha ko na dito yung mga ano natin, items natin dito. At sana nagustuhan niyo yung animation na ginawa ko mga kabarkada, dahil yun sa mga channel member. Maraming salamat sa mga channel member dahil sila yung nakakapagpagawa nitong mga bagay na to, nagiging posible yung mga ideas ko dahil sa kanila, kasi sinusuportahan nila tayo directly. At mahirap gumawa ng animation mga kabarkada, nagkokonsumo talaga siya ng malaking oras. Kung gusto mong sumali maging channel member mga kabarkada, yung may pickaxe dyan na logo sa mga pangalan nila, yun yung channel member. Pumunta lang kayo dyan sa may description mga kabarkada, sa may tabi ng subscribe button ay makikita nyo dyan yung join button mga kabarkada, at pwede na kayo sumali sa channel membership. Siguro nagtataka kayo, Kuya Slay, ano mga kukuha namin dyan sa channel membership na yun? Una, mga kabarkada, masusuportahan ninyo ako ng mas maigi. Pangalawa mga kabarkada, mas mapapanood nyo yung videos ko ng mas maaga. Kung nagtataka kayo bakit ganito yung itsura nito, naka-texture pa ako mga kabarkada na clear yung glass. Siguro papalitan ko rin naman yan kasi ayoko din na itsura na ganyan. Ginawa ko lang na ganyan yan kasi may ginawa kong video na kailangan ko ng clear na glass. Kailangan ko nang i-refill to mga ano natin dito, mga wool natin. Ay, may bumili na pala. Okay, hindi ko napansin yung diamond. May bumili na pala dito mga kabarkada. Okay. Kailangan natin lagyan yung mga colors dito. So maglalagay tayo dito sa gray. May gray ba ako dito? Baka nasa ender chest. Check yung ender chest. So may light gray tayo dito. Ilalagay natin yung light gray dito. Siguro lagay ko muna yung mga meron ako sa para alam ko kung sino yung mga kulang pa. Pero yun yung mga kabarkada. Sana wag niyo masyadong seryosohin yung mga roleplay dito sa Kadacraft, kasi nagro-roleplay lang sila. Binibigyan lang kayo ng entertainment at magandang story mga kabarkada. Dahil may mga nagbabash daw kay MC sa ginawa niya dun sa Base TV Buyo. Huwag kayong ganun mga kabarkada. Ano lang to, joke time lang to mga kabarkada, at gumagawa lang talaga kami ng mga bagay na sana ikatuwa ninyo, at yung iba naman natutuwa sila sa ginagawa namin, kaya maraming salamat sa mga yon. So sana nagustuhan niyo yung timelapse na yun mga kabarkada. Ito na yung kinalabasan. Kung nakikita nyo, medyo nabubuo na yung volcano natin mga kabarkada. At nagpost nga pala ako sa Facebook page natin mga kabarkada na kung gusto nyo ba yung ganitong design. At sabi nyo, dagdagan ko siya ng coal, dagdagan ko siya ng mga stones. Ayan, dinagdagan ko na siya ng iba't iba pa mga stones. Siguro dadagdagan ko to ng coal para magmukha talaga siyang sunog na sunog. Pero yun nga, ang gagawin ko na lang dito mga kabarkada, iteterraform ko na lang to. Gagawa na lang tayo ng medyo mataas-taas. Kung yung pinakaibabaw na yun yung crater mga kabarkada, magmumukhang vulkan Taal to, kaya siguro tataasan ko pa siya ng konti kasi mukhang ang liit pa ng vulkan na to, so kailangan pa natin siyang taasan. So lalagyan natin yan ng iba't ibang klase ng stone mga kabarkada para magkaroon naman siya ng texture. Syempre lalagyan din natin ng mga magma, ng mga nether items para magmukha talaga siyang volcano. Pero yun nga mga kabarkada, siguro gagawin ko yan sa live stream, di ko alam kung kailan. Sabi ni Ken mga kabarkada, meron siya, sabi niya may diamonds daw ako dito sa may farm ko. Hindi naman ito diamonds eh! Hindi ito diamonds! Buti na lang talaga gigrahin si Ken. So ang gagawin ko dito sa kabilang mga kabarkada, gagawa ko ng cocoa farm dito sa may gilid. So gagawa pa ako ng automatic version nun. Pero ito na naman, light blue glazed terracotta. Hindi naman kasi maganda eh. May mga nagtatanong sa akin bakit daw ayaw na ayaw ko dito. Hindi siya maganda. Tingnan mo yung itsura niya, mukha siya isda. Tingnan mo. Oh, kapag ginawa mo siyang ganyan, mukha siyang isda. Paano ba gawin ito yung pattern? May pattern ito, diba? Paano ba gawin yung pattern? O, bakit baliktad yung pattern nito? Ayan, o, tingnan mo, mukha siya isda! Hindi ako nagagandahan, promise. Hindi ako nagagandahan sa design nito. Masyado siya magulo. Mas gusto ko yung plain. Mas gusto ko yung maayos tignan. Yun yung mga gusto kong klase ng design. Siyempre, hindi naman tayo magkakapareho ng taste pagdating sa design. At ito, ayoko na magugulong design. Tingnan mo, gugulong daming mga ano dito. Ken, kung anong ibigay mo sa akin, Ken, ay ibabalik ko sa'yo. At kung bibigyan mo ako ng TNT, pasasabugin ko yung bahay mo. So andito si Ken. Andito si Ken, si King FB, at kakalis lang ni Wetsky tsaka ni Bibuyog. So dahil binigyan tayo ng glazed terra ni Coco, papalitan natin yung flooring niya. Ay, andito siya sa babao. Hindi ko alam kung nakita niya ako. Sana hindi niya ako nakita para magawa ko to.
Aha, sige pa Ken, sige pa, lagyan mo pa ako ng glazed terracotta sa base ko. Sige lang. Sige lang Ken, sisirain ko 'tong base mo, ilalagay. Ayun si Ken, ayun si Ken. Hindi ko alam kung papunta siya sa akin. Ken, ayusin mo 'to Ken. Ito na 'yung ano mo. Oh, Ken, oh, design, oh, 'di ba? Ang ganda Ken, 'di ba? Oh, ayan, oh, ganda, oh, design, oh, ayan, oh. Lagi, oh, ay. Ganda. Flawless, oh, 'di ba? So hindi ko nakikita si Ken. Andito siya kanina pero nawala siya bigla. Hindi ko alam kung nakita niya. Oh my goodness. Oh my goodness. Bakit ganyan? So isa sa mga kailangan kong gawin mga kabarkada ay bumili ng Silk Touch dito. May isa pa siyang libro. Ooh, Blast Protection 3. Nakalimutan ko, nasa Nether update na nga pala tayo at mahalaga na ang hoe ngayon mga kabarkada. So ang gagawin ko dito sa hoe na to, gagawin natin siyang Efficiency 5 at Unbreaking 3. Kasi nag-enchant ako ng hoe, Efficiency yung nakuha ko. Nag-enchant ako ng book, nakakuha ko ng Efficiency and Breaking 3. At magkakaroon na tayo ng hoe na ganito at lalagyan natin siya ng Silk Touch at papangalanan natin itong subscribe. Kaya ako siya pinangalan ng subscribe mga kabarkada kasi 38% sa mga nanonood sa akin sa mga videos ko mga kabarkada ay hindi pa nakasubscribe. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na kabarkada dahil marami kang maiiwanan kapag hindi ka nagsubscribe. At kaya ginawa ko siya Efficiency 5, Unbreaking 3 at Silk Touch 1 dahil pwede na tayong mag-speed mine ng mga leaves. Ayan, o, tingnan mo, para ka na may dalang shears. Shears na mas matigas at mas hindi masisira kaagad. Tingnan mo naman, napakalupit. Siyempre, may ano pa yan, may black lag pa yan dahil sa Unbreaking 3. Karaniwan siya magkakaroon talaga ng black lag. So, wala akong magagawa doon. At siyempre, medyo mabagal-bagal yung internet natin. Kaya naglalag talaga. Pero kung nakikita nyo naman, pwedeng-pwede na tayong magbenta ng leaves. So, kung sino man yung Kadacraft member dyan na magbabalak magbenta ng leaves, naunahan na kita. Kaya ang gagawin ko ngayon mga kabarkada, mangunguha ako ng mga dahon-dahon sa mga lugar dito, so mag-e-explore pa ako. Siguro doon ako pumunta, siguro doon sa may ano natin, Plains Biome, at mangunguha ako ng maraming leaves at ibebenta natin yon. Syempre kailangan ko munang kumuha ng mga materials tulad ng sand kasi naubusan na naman ako ng buhangin, so kukunin ko na naman itong ano natin. Dapat mayroon na itong efficiency eh. Teka nga, baka may efficiency ako na book dito. At kukuha ako ng maraming sand sa mga iba yung lugar mga kabarkada kasi gagawa na naman tayo ng panibagong shop. Resource gathering lang ako mga kabarkada at babalik na lang ako sa inyo kapag sisimulan na natin yung shop. Let's go! Ooh, napaisip tuloy ako kung magbebenta ako nito kasi pwede ko na ito i-instamine. Dahil sa hoe, napakalupit na talaga ng hoe. Hoe number one na tayo dito mga kabarkada. Tingnan mo naman, para siyang pickaxe. So, tingnan mo. Tapos pwede na rin ata natin i-instamine yung, ano, yung mga shroom lights. So kailangan na kailangan ko din yung asin shroom light. Ayun, may shroom light dito. Ito, shroom light. Shroom light. Ooh, instamine, panis, instamine. Ken, eto na Ken, eto na Ken. Oh, dali, 3 diamonds, bigyan mo ako 3 diamonds. Dali, mahirap magpatubo ng cactus. Ayan, sige, asa na yung diamonds? Ayan. Di mo naman binigay diamonds ko, asa na? 1. Ano, 1, bakit 1 lang to? Ayan, ayan. Dapat ano, mabuting negosyate tayo dito. Ba't di ko makuha? Ayan. AZ, asa ka na? Ayun si AZ, eto si AZ. Mukhang mabenta yung cactus ha. Feeling ko isang beses lang naman sila bibili. So kung sino mang gustong bumili ng cactus, i-message nyo lang ako mga kabarkada. Okay, dali, dali, aminay 3 diamonds. Di ba mabenta? Perfect price yun mga kabarkada para sa 3 diamonds. O, bibigyan natin, o, di ba? Oh, 64 cactus para sa 3 diamonds AZ, para lang sa'yo yan, special. So nandito na lahat ng buhangin natin mga kabarkada at nasbelt na rin yung iba pa mga buhangin. Kung nakikita nyo naman dito, marami na tayong glass dito. At ang gagawin natin ngayon ay pupunta tayo sa may shopping area dahil gagawin na natin yung panibago nating shop. So yung naisip kong shop ay idea na naman ni Ate Mo Jane. So tinutulungan tayo ni Ate Mo Jane sa mga ideas natin dito sa Kadacraft. So ang gagawin ko mga kabarkada, dahil magbenta tayo ng leaves, gagawa tayo ng puno underground. Syempre kailangan ko yung glass para hindi mabasa yung puno. So manghihiram ulit ako kay Avery ng sponge. Siguro kukunin ko ulit yung sponge kay Avery. Ito yung King Ken. Anong ginagawa mo dito Ken? Ha? And sino ba yung mga tao ngayon? Si Ken, si AZ, si Biboyog, tsaka si Wesky, tsaka si Zerk. Anong ginagawa ni Ken dito? Naku, malulunod si Ken. Ay hindi, AFK si Ken. Akala ko yung AFK si Ken. Okay. So andito yung drown shop natin. Ay, may shop si Ken dito. May ginagawa siyang shop. Di natin pwede ipakita yan. Spoiler yan. So andito yung drown shop natin. Siguro... saan ko kaya pwede ilagay yung bagong shop na to? Naghahanap doon ng pusit si Ken. Kasha ba dito yung gagawin ko? Kasi yung gagawin ko medyo mataas-taas eh. Try natin. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 blocks high lang to eh. Kailangan ko mga 15 blocks high na, ano, na area eh. Hanip po, may ocean ruin dito. Napuntahan na ba tong ocean ruin na to? Feeling ko hindi pa to napupuntahan. May ocean ruin dito. Napuntahan na kaya to? Asan yung chest na to?
Give me your chest, man. Asan yung chest ng Ocean Ruin na to? Ipakita mo sa akin yung chest. Panigurado, hindi pa napupuntahan to. Kasi chest, feeling ko napuntahan na to. Hello, Drowns. Huwag niyo akong pakialaman dito. May ginagawa ako. Ako'y naghahanap ng chest na tinago niyong kayamanan dito. Ito, eh, ito. Oh, hindi pa nga napupuntahan. May treasure map dito. So, siguro ito na yung pinakamagandang pwesto para dito ilagay yung shop natin kasi medyo malaki-laki na rin kasi to. So, kailangan ko kasi sobrang laki talaga. Siguro, iti-terraform ko na lang to area na to para hindi naman masyadong pangit nakatignan na nakalutang. So, technically, ang gagawin natin dito mga kabarkada ay glass dome. So, pinaka-dome talaga siya, as in dome na dome. Tapos, may puno siya sa gitna. Doon natin ilalagay yung mismong ibebenta natin, which is yung leaves. So, siguro, tatry ko munang gumawa ng bilog. Tapos try natin gumawa pa ng bilog ng vertical para matansya ko kung paano ko siya gagawing globe. Kasi medyo mahirap gumawa ng globe. Itong ano, wala nang conduit power dito. Oh my goodness, kailangan kong lumangoy dito para magkaroon ng conduit power. Tapos dalawa, tapos isa, tapos isa, tapos isa, tapos dalawa. Oh my goodness, napakalaki ng sasakupin ko dito. Oh my goodness, kailangan ko talaga i-terraform tong area na to. Masyado siyang malaki. Andito na ako sa bahay ni King FB. Ang liit lang ng shopping area namin, masyadong malalaki yung mga gawa namin na shop. Napakadaming tao ngayon sa Kada Craft. Wala namang event ngayon pero napakadaming tao kaya medyo malag tayo ngayon kasi sobrang dami talaga. So ang gagawin ko naman ngayon mga kabarkada, tapos na yung bilog natin. Teka, hindi ko nakikita, kailangan ko lumapit sa conduit. Bigyan mo ako conduit power. Bigyan mo ako conduit. Ayan, okay na. Kung nakikita niyo yung bilog, gagawa pa ako ng vertical niyan. So gagayahin ko ulit 'yan pero pa vertical siya. So ang mangyayari dito, maglalagay tayo dito ng 3 blocks tapos gagawin natin yung ginawa ko na to pa vertical. Tapos dito na mangyayari yung 1 tapos 1 tapos gagawa tayo ng 2, tapos gagawa tayo ng 3, umabot siya sa surface. No! Ayoko umabot siya sa surface. Wala na, nakaabot na siya sa surface. Wala na tayong magagawa. Oh my goodness, umabot pa sa surface. Paano pag binawasan ko pa siguro ng 1 block? So natapos ko ng mga kabarkada yung pinakamadaling step sa paggawa nito mga kabarkada. At ito na ang pinakamahirap na parte. Ay, yung gagawin mo siyang dome. Hindi ko alam paano siya gagawin dome. So ang naisip ko para maging dome siya ay gumawa muna ako ng mga maliliit na dome sa bawat corner nito habang maging dome siya na maging dome na maging dome. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yung mga wordings ko pero yun yung balak ko. Ang balak ko sana maglagay na lang ng mga ganito tapos susundan ko na lang yung pattern na yan. Kumbaga parang fill in the gaps ko lang siya mga kabarkada, parang ganyan yung mangyayari. Tapos pagka nagawa ko na to, i-sponge ko na lang yung mismong area na to. So hindi ko alam talaga kung paano gumawa ng sphere or ng dome pero susubukan natin siya gawin ngayong ano na to, ngayong episode. Hindi ko nga alam kung paano gawin to eh. Send help. Send help para sa mga builder natin dyan. Tulungan nyo po ako kung paano po gawin ito. Hindi ko po naiintindihan kung ano ginagawa ko ngayon. Basta sinusundan ko lang yung pattern na alam kong gawin. Basta nagpa-pattern lang ako dito. Pre, paano to? Hindi ko naiintindihan kung ano ginagawa ko. Wala akong naiintindihan sa ginagawa ko. Dinadagdagan ko lang siya ng dinadagdagan. Ano ba naman itong mga pinagagawa ko na to? Tapos siguro babalik na ako sa inyo mga kabarkada kapag medyo may progress na ako dito. Medyo matatagalan ako nito kasi kung ano-ano pag gagawin ko dito. Kung ano pang abubot ang mga i-adjust ko dito. Pero bahala na. Ang hirap din gumawa kapag nasa tubig. Tapos ang gagawin kong grass tong lupain na to. Tapos i-sponge na lang natin siya. So babalik na ako sa inyo mga kabarkada kapag meron na akong progress at hindi na akong ginugulo ng mga drones na to. Ginugugulo niya ako. Gusto niyo yung riptide ko, ha? Gusto mo yung riptide? Makulit ka. Isa ka pa. Okay, tapos na ako mga kabarkada sa paglalagay ng pinakamahirap na step mga kabarkada. At nandito na tayo sa loob. At ang gagawin natin ngayon, et papatayin ko muna itong drone na to dahil oh my goodness, may baby na drone. So ito na mga kabarkada, na full ko na yung dome natin at ilang tao ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung tao ngayon, kakalabas lang ng iba na 11 kami kanina dito. So ngayon pala magaganap yung gera nila kaya pala maraming tao ngayon. So huwag nyo po seryosohin masyado yung roleplay mga kabarkada para po sa mga nanonood sa akin. Ay, huwag nyo po masyadong seryosohin yung roleplay. Huwag po kayong magalit sa mga Kada Craft members kasi po kami dito ay mga magkakaibigan at nag-e-enjoy po kami sa mga ginagawa namin. Kaya sakyan nyo na lang mga kabarkada. Pero yun nga, para din dyan sa mga nanonood sa akin na hindi pa nakasubscribe ay magsubscribe na kayo. Pero yun yung mga kabarkada, eto na yung mismong dome natin at ang gagawin na lang natin dito
ay kinuha ko ulit yung sponge ko kay Avery at lalagyan natin yan ng sponge dito at uubusin natin yung tubig dito. So medyo mahirap-hirap na trabaho to. Tapos pag na-drain ko na to mga kabarkada, ilalagay ko na mismo yung puno natin dito sa may gitna. Tapos lalagyan ko na siya ng mga leaves. Kumbaga magiging overgrown to. Pero buti na lang meron tayong hoe kasi mabilis tong sirain kapag naka-hoe ka. Tingnan mo naman, napakalupit ng hoe, di ba? Hoe number 1 mga kabarkada. Pero yun nga, siguro mga kabarkada, dito ko na rin tatapusin tong episode na to mga kabarkada. Masyado na marami yung nagawa ko sa iisang episode. Nakagawa ko ng mountain, nakagawa ko ng farm, nakagawa ko ng shop. So, so sa susunod na episode na lang tayo magkita-kita ulit mga kabarkada. Maraming salamat sa panonood nyo at sana nag-enjoy kayo. Next episode makikita nyo na yung final result nito at sana panoorin nyo yung mga iba ko pang mga videos mga kabarkada at mag-subscribe ka na rin at i-like mo na rin to video na to mga kabarkada. Pero yun lang naman para sa araw na to at hanggang sa muli. Good bye!